Welcome sa Invest Money PH YouTube channel. Sa video na ito, ang discussion natin ay tungkol sa basics ng NFT. Ano nga ba ang NFT? Anong meron dito? Discuss natin ang basics ng NFT para matuto tayo, mga risks, at ano yung mga pinakamahal na nabentang NFT so far, para magka-idea kayo kung dapat ba kayong sumugal o mag-invest dito. Pwede bang kumita sa NFT if ever? Disclaimer lamang, ito ay for educational purposes. Okay ba? Gaya ng lahat ng aming videos at blog posts, ang mga ito ay for information and educational purposes, to help us make informed decisions. Hindi ito final investment advice, trade and invest at your own risk pa rin tayo. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification. Ang NFT ay acronym para sa non-fungible tokens. Ang ibig sabihin ng fungible ay pare-pareho, hindi unique at pwedeng palitan sa parehong halaga. Halimbawa ay ang pera, ang 20 pesos mo, ay kasing halaga ng 20 pesos ng iba, o maari ring 4.5 piso. Fungible, kaya naman ang non-fungible ay unique, o nag-iisa. Pwedeng may magkamukha, pero hindi eksaktong pareho. Unique nga eh, gaano man ito magkamukha. Isipin mo parang kambal, magkamukha man, pero magkaiba pa rin sila. Unique ang bawat isa sa kambal. Isa pang halimbawa ng non-fungible ay painting. Kahit na halos magkamukha ang painting ng isang pintor sa isang series, halimbawa ang Koi Infinity series ni Jojit B. Hino, ang bawat isang painting ay may sariling halaga na maaaring iba sa halaga ng iba pang painting. Lalo na ang mga sikat na painting na iisa lamang kagaya ng Last Supper at Mona Lisa. Ang mga ito ay unique at ibang-iba ang halaga ng orihinal, kumpara sa mga kopya na posters at picture lamang. Malinaw na ba ang non-fungible? Ngayon dun tayo sa tokens. Ang mga ito ay matatagpuan online sa internet. Kumbaga, digital assets. Sino mang nagmamay-ari ng NFT ay may hawak na unique token. Ikaw lamang ang nagmamay-ari niyan. Sa ngayon, ang mga digital at online assets ang kadalasang ginagawang NFT. Gaya ng mga digital artwork, mga video clips at GIFs. Yung mga gamit na item sa Play to Earn ay kadalasan ding NFT gaya ng mga Axie sa Axie Infinity, Momos sa Mobox, mga moments sa NBA Top Shot, mga collectible cards sa Colonize Mars at mga gamit sa Farmer's World gaya ng Axe at Fishing Rod ay mga NFT. Kung dati ang mga games ay gagastusan mo pero di mo mabebenta ang in-game items, ngayon pwede mo itong pagkakitaan. Discuss pa natin ang mga ito sa mga susunod pang video. Malalaman mong unique ito dahil may unique identifier gaya ng serial number. Kadalasang pambili ng NFT ay cryptocurrencies. Pwede rin namang US dollars tapos ay co-convert sa crypto. Sa ngayon, marami ng cryptocurrencies maliban pa sa Bitcoin at Ethereum, at bawat isang play-to-earn game ay may sariling gamit na cryptocurrency. Ang tanong, paano magkaroon ng crypto para makabili ng NFT? Ang Binance ang isa sa pinakamalaking crypto exchange platform. Check nyo sa YouTube channel natin kung paano mag-open ng account sa Binance. Ano naman ang risk sa pagbili ng NFT? Syempre, maraming scammers na nagbebenta ng NFT kuno pero hindi naman pala unique. Kaya pag-aralan muna mabuti ang NFT bago magpasok ng pera dito. At bumili lang ng NFT sa mapagkakatiwalaang sites. Sa mga play to earn, merong silang marketplace para sa NFT na gagamitin sa games. Sa Binance meron ding NFT marketplace for digital collectibles. Marami pang ibang sites na marketplace para sa NFT. Dahil digital at online ang NFT, pwede din itong ma-hack mula sa mga digital wallet mo. Kaya siguraduhing secure ang NFT wallet mo, gamit ang password, two-factor authentication, etc. At syempre, huwag lang bibili ng NFT dahil nakikita mong ang iba ay bumibili rin. FOMO yan o fear of missing out. Dapat may sarili kang purpose sa pagbili. Ikaw ba ay maglalaro rin? Mahilig ka ba mag-collect ng NBA cards? Or mga digital art na tingin mo ay tataas ang halaga in the future? Sa ngayon, speculative pa ang NFT.
hindi natin masabi kung ito ba ay magtatagal bilang new class of assets in the digital world, o bubble lang na maaaring mawala ang halaga pag wala nang gustong bumili. Ganun pa man, ang mga crypto ay ganun din ang simula, maraming doubters, pero sa ngayon mas marami na ang gamit at applications ng crypto, at pag tumagal, pwedeng ganun din ang NFT. Pero syempre, ingat pa rin tayo, diba? Risk only the money you can afford to lose. Hindi ito investment advice para bumili ng NFT. Heto ang mga sample ng NFT na nabenta sa outrageous na halaga ayon sa Decrypt.co as of August 27, 2021. Top 5 ay ang Crossroad na 10-second video clip sa halagang $6.6 million lang naman. Top 4 ay CryptoPunk number 3,100 sa halagang $7.5 million. Oo, yung picture na yan. Yan na yun. Pero copy lang itong pinapakita natin sa video, yung tunay na version ay nandun sa may-ari. Top 3 ay isa pang CryptoPunk number 7,804 sa halagang $7.56 million. Top 2 ay isa ulit na CryptoPunk number 7,523 sa halagang $11.8 million. Swerte ng creators ng CryptoPunks, di ba? Simple, pero nabenta nila sa ganung halaga. Bubble na ba ang NFT? O masyado pang maaga? Kung aanhin nila ang mga ito ay tanong nyo sa kanila. Collectible siguro. Ang top 1 ay ang first 5,000 days na photo collage sa halagang $69.3 million. Naglalaman ito ng 5,000 na maliliit na artwork ng artist nung nagsisimula pa lamang siya. At ginawa niya itong collage, so parang binente na rin niya lahat ng copies ng artworks niya ng isahan. Wise, no? Sa NBA Top Shot naman, dahil nagko-collect ako ng Top Shot Moments, ang pinakamahal na NFT na nabente so far ay ang dunk ni LeBron James nung 2020 NBA Finals. Serial number 23, oo, yung jersey number ni LeBron, out of 79 moments lang worldwide. Legendary Edition. Nabenta ito sa halagang $230,023 o halos 11.5 million pesos. Oo, yung selling price ay play na naman sa jersey number niya. Sa ibang video mag-discuss pa tayo tungkol sa Top Shot. Bakit nila binili ng ubod ng mahal? Marahil ay may nakikita silang value ng mga ito, lalo na in the future. Pero, gaya ng iba pang investments, hindi sure ang pagtaas ng presyo. May risks involved pa rin talaga. Ayan, salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo tungkol